Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Oscar De La Hoya, planong isabak agad si Ryan Garcia sa laban sa buwan ng Agosto matapos ang knockout loss nito kay Gervonta Tank Davis sa round 6. Sinabi ni Oscar na hinahangaan niya si Ryan at Tank dahil napatunayan nila na sila ang pay-per-view stars matapos magbenta ng lagpas 1 milyon na pay-per-views. Para kay Oscar, ang pagkatalo ni Ryan ay magsisilbing leksyon lamang kung ano pa ang dapat i-improve. Kailangan lang daw matuto sa mga pagkakamali at itama ito. Dagdag pa ni Oscar ay ganun daw talaga ang boxing, minsan mananalo at minsan ay matatalo. Nagsabi rin si Oscar na may mga plano na rin sila kay Ryan para maibalik ulit ang pangalan nito sa itaas. Agad namang pinabulaanan ito ni Ryan Garcia sa pamamagitan ng post sa kanyang social media account. Aniya ay hindi pa daw siya nakikipag-usap sa kung kanino man para sa mga susunod niyang hakbang sa kanyang karir. Kailangan daw niya ng oras para pag-isipan ng maraming bagay at gusto niya lang daw maging malinaw ito para sa lahat. Matatandang nagkaroon ng isyu ang kampo ni Ryan Garcia sa hindi pagsama ng promoters at head trainer nito sa post-fight press conference matapos matalo kay Tank Davis. Sa kakalabas lang na interview kay Oscar De La Hoya ng fighthype.com, sinabi nito na bibigyan niya ng oras si Ryan Garcia para makapag-relax at pahinga bago pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Nakapag-usap na rin daw sila ni Ryan at sa ngayon ay nagpapahinga lang daw ito. Wala pa raw nagiging desisyon si Ryan sa mga susunod na hakbang at dagdag ni Oscar ay pag-uusapan na lang daw ito kapag handa na si Ryan. Sa kabilang dako naman po tayo. Manager at head trainer ni Gervonta Tank Davis na si Calvin Ford, gustong itrain si Ryan Garcia kung interesado ito. 5 years ago pa daw naghahamon si Ryan kay Tank kahit maraming nasasabing hindi maganda ang ibang tao sa kanya at dahil dito ay humanga si Ford dahil nagpapakita daw ito ng puso para lumaban. Nagustuhan din ni Ford ang ipinakitang pag-uugali ni Ryan at ng pamilya nito sa post-fight press conference. Gusto daw talaga ni Ryan mapalapit kay Tank at kung magustuhan daw ni Tank ang isang tao ay makikipag-usap at makikipagkaibigan daw ito ayon kay Ford. Matatanda ang nagbigay ng phone number ang dalawa sa post-fight press conference sila kaya sabi ni Ford ay hintay na lang daw kung anong magiging resulta nito. Kung sakaling mapagdesisyonan ni Ryan na magpalit ng trainer ay bukas pala daw itong tatanggapin ni Ford. Yun lamang po at maraming salamat.